pasensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Dalawang lalaki sa Marilao, Bulacan na tila nag-grave sa Silog Mills, umorder lang at biglang nagdeklara ng hold up sa isang milk tea store? Oh no! Sa tulong ng CCTV, agad nakilala ang mga suspect. Mga kuya, your order as to your warrant will be served. Lalo sa inyo. Mga pasasabuka at halos umikit na ang dalawang mata, iyan ang sinapit ng 44 na taong gulang na lalaki sa Iloilo. Ang ugat ng gulo dahil daw sa pakikipag-away ng biktima sa isang ginang. Nang malaman ito ng mga lalaking anak ni nanay, agad naman silang rumesbak. Kaya ang one-on-one na away naging 1-5 na nauwi sa pagkasawi ng biktima. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiraing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sa Digan, hindi palalapasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Zumangil. Noong January 6, 2023, pumarada ang dalawang lalaking nakamotorsiklo sa isang milk tea shop sa Marilao, Bulacan. Matapos umorder, nagdeklara ng hold up ang dalawa. Makalipas ang isang taon, natuntun din ang mga otoridad ang mga suspect. Sweet justice will be served with Boba Pearls Rimba. Sa panahon ngayon na napakainit, patok na patok ang mga milk tea. Pero ano ang gagawin nyo sakaling ang inyong milk tea shop na pinasok ay hinold up? Ito ang nangyari sa milk tea store ni Antoinette. Di niya tunay na pangalan noong Enero ng nakaraang taon. Nakaka-survive naman, nakakapagpasahod ng dalawang employees ko before, tapos isang raid. Isa ang kanyang staff na si Mia sa pinakamaasahan daw niyang tao sa tindahan. Kami po nagpe-prepare po lahat. Iba-iba po yung ano niya. May snacks, may silong, may milk tea. Pero ang flourishing na business, nagulantang ng pasukin ng dalawang lalaki na nagpanggap na customers. Hanggang 9 PM, nag-a-accept kami ng dine-in. Pero pag lumagpas na, hindi na. Kaya din namin sila pinapasok dito kasi nga po, umuulan-ulan. So, pinag-dine-in po namin. Akala nila, may late night cravings lang ang dalawang lalaki, pero iba pala ang sadya ng mga ito. Sina kuya, wala yatang tsaa sa sistema at walang kakabakabang ng hold up. Umorder po sila ng top silog at saka ng pork silog. Nagulat na lang ako, bigla nilang pina-take out. Tapos nung time na binalikan nila yon, doon na sila nag-declare ng hold up. Sa CCTV footage, makikita kung paano pumasok sa counter ang mga suspect. Sinundan na yung asawa ko, tinutukan sa tiyan ng barel. Pinapasok niya kami sa CR. Sabi niya, huwag kang sisigaw. Pero maririnig pa rin sa CCTV ang pagsigaw ni Mia. Naku Mia, quiet ka nga raw muna. Kitang-kita sa CCTV footage ang pang-hold up sa isang milk tea shop sa Marilao, Bulacan noong January 6, 2023. Mga gadget tulad ng cellphone, laptop at perang aabot sa 12,000 pesos ang nasa rundown ng mga kawatan. Pati ang mga nagtatrabaho sa tindahan, tinutukan ng baril. Hindi nasindak ang dalawang suspect at patuloy pa rin sa pang-hold up. Mabilis na lumabas ng tindahan ang dalawang suspect. Aba mga kuya, imbes na humigop ng milk tea, mga gamit sa store ang sinimot nyo ah! Habang namamahinga sa bahay ang may-ari na si Antoinette, tinawagan na siya ni Mia para ihatid ang masamang balita. May tumatawag na ibang messenger. Ayun, iyak na nang iyak yung staff ko. Dahil sa nangyari, nagdesisyon si Antoinette na pansamantala munang isara ang kanyang tindahan at pagbakasyonin ang kanyang mga staff. Siyempre, totally na-trauma yung mga tao. Kahit ako na-trauma din, so nag-decide kami i-close muna. May mga taong hindi makontento sa buhay nila, ayaw lumaban ng patas.
So, back to zero kami. Okay lang kung back to zero, pero yung traumatic experience kasi ng stop mo tapos namin, ayun yung mahirap ma-recover eh. Agad na nagsampa ng kaso ang may-ari ng tindahan sa police station. Mahigit isang taon matapos ang insidente, binisita ng resibo ang milk tea shop sa Bulacan dahil humina ang sales dahil sa insidente. Naging isang parcel handling business na ito ngayon. Napalitan na ho yung takbo ng negosyo pero yung CCTV ay naiwan. Ito yung isa sa mga naging susi para masolve yung krimen ng PNPCIDG maging ng barangay. Naaalala pa rin ni Antoinette ang nangyari sa loob ng kanyang pwesto noong gabi ng January 6 ng nakaraang taon. Ito yung dating mga marka nung ano mo, opo, design niya. Ito po yung before. Tapos dito po sila, yung unang table, dito sila kumain. Kumain pa po sila. Tapos may CCTV po kasi kami doon, kaya kuha talaga sila sa side net. Sa ano ang counter niyo dati? Dito? Dito po. Tinanggal na po since napalitan na po yung flow ng business. January 2024 nang lumabas ang warrant of arrest para sa dalawang suspect na kinilalang sina Ryan Bitingo Regular at Arnold Biatingo Guades. Mayroon kaming mga confidential informant na tumutulong sa mga kapulisan. At nga, itong subject natin is naggagawi sa nabotas. On and off, tatambay, aalis. Tatlo or apat kaming punta dyan hanggang madaling araw kami sa kalsada natulong para abangan lang siya. Kasama ang resibo, ikinasana ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bulacan ang isang operasyon para tuluyang makulong si Arnold. One warrant of arrest for Arnold coming up! Dalawang lalaki sa Marilao, Bulacan na tira nag-grave sa Silog Mills, umorder lang at biglang nagdeklara ng hold up sa isang milk tea store. Madulas sina kuya pero dahil sila'y nakilala sa CCTV, kasama ang resibo, ikinasana ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bulacan ang isang operasyon para tuluyang makulong si Arnold. One warrant of arrest for Arnold coming up! Ito sa mga papasok kami. Baba na ako, sir. Sige. Makikita sa videong ito ang pagbaybay ng resibo sa isang eskinita kung saan daw huling namataan si Arnold. Maya-maya pa'y isang bahay ang pinasok ng mga operatiba. Kumpirmado, nandoon nga si Arnold. Agad na pinasok at inakyat ng mga operatiba ang kwarto ng suspect. Rise and shine, Arnold. Your warrant is served. Agad dinala si Arnold sa CIDG Custodial Facility sa Bulacan. Dito, nakaparayam ng resibo si Arnold pero katwiran niya. Nagawa lang daw niya iyon dahil sa hirap ng buhay. Totoo ba, sir, ang binigay ng camera sa iyo na ikaw ay isang cause sa isang robbery incident po? Opo, sir. Nadaan po kami sa pangyayari magipit na po. Walang-wala po talaga kami dahil po may pinag-aaral po. At saka po yung pinsan ko, may sakit po yung mga magulang din niya. Sa may-ari naman po ng milk tea shop, pasensya na po, humihingi po ako ng kapatawaran kung nagawa po namin sa kanila yon. Pinapangako ko po, hindi na po kami para bumalik pa ulit sa dati na inuwain na yun. Nakaharap sa kasong robbery si Arnold Biatingo Guades. Kung mapatutunay ang nagkasala, ay pwede siyang makulong ng hindi bababa sa 10 taon. Samantala, ang pinsan niya at partner in crime na si Ryan Biatingo Regular ay nauna na palang nakulong para sa ibang kaso. Kasalukuyan siya nakapiit sa Malabon City Jail. Isa laban sa lahat, lahat laban sa isa. Yan ang naranasan ng isang biktima ng kuyugin siya ng isang pamilya sa Iloilo noong 2022. Magkamag-anak na palo ng tubo at suntok sa ulo ang nagdulot daw sa pagkasawi ng biktima. Pero matapos masampangan ang kaso, aba, biglang nowhere to be found na ang mga suspect. Naku, patay na! Ayon sa kwento ng pinsan ng biktima na si Lynn, March 31, 2022, nang makaengkwentro ng biktimang itatago namin sa pangalang Louie, ang bayaw ni Nanay Pideng sa kanilang bahay sa Iloilo. Pero nang uminit ang usapan ng dalawa, kaagad na lumabas si Nanay Pideng sa eksena. Ang pinagugatan dyan is naunang ginulpi yung tiyuhin
ng mga suspect at bayaw ni yun ang sumbong. Base na rin sa salaysay nila, parang yun ang pinag-ugatan ng away na yun. Oo, alam namin na umiinom siya. Siyempre, normal lang dito sa mga probinsya na mag-inom. Kahit mga pala inom na yan, pero makapamilya. Agad namang ikinwento ni Nanay Pideng sa kanyang mga anak ang nangyari. Kaya ang mga anak at apo nito hindi nagpatinag. June 1, 2022, tatlong buwan matapos ang unang engkwentro, lumusob daw sa bahay ni na Louie si Nanay Pideng kasama ang tatlong anak at pamangkin niya. Nang time na yon, ng gabi, nakita lang namin doon sa harap na may dumating na mga tricycle. Yung pinsan namin, nakaupo dyan. Bigla silang dumating yung mga tao na yan na di namin alam. Hindi naman kami nagduda o ano sa kanila. Ilang minuto pa lumipas at dito na nangyari ang pagkuyog hindi umano ng pamilya sa biktima. Mga tama sa ulo at katawan ang natamo ni Louie. Nakita namin yung pinsan namin dyan sa harap ng bakod namin na sinasaktan na nila, binubugbog na nila. Batay sa impormasyong ibinahagi ng Iloilo Provincial Police, lumalabas na nakapagpa-blatter pa ang biktima bago isagawa ng mga suspect ang krimen. Nakasaad din sa blatter na pagkatapos makatanggap ng pagbabanta ang mga biktima, namataan na ang mga suspect patungo sa crime scene. Bit-bit ang iba't ibang klase ng murder weapon, tubong gawa sa bakal, PVC pipe at batuta. Ba't hindi kayo naawa sa kanya? Lumabas kami, tapos panay pa rin yung suntok nila. Panay pa rin bugbong nila sa pinsa namin. Nagkaroon na raw ng kasunduan ng araw ding iyon sa pagitan ni Louie at ng pamilya ni Pideng. Pero June 9, 2022, hinimatay sa bahay si Louie at tuluyan ang binawian ng buhay. Noong June 8, nagreklamo na daw po si ano si yung biktima natin na medyo masama pa rin po yung ano yung pakiramdam niya. Kaya binalik po siya doon sa dito sa ospital. Then kinaumagahan ng June 9 na mga 8:25 in the morning po, bali namatay po yung ating biktima. Ayon sa death certificate ni Louie, cardiorespiratory arrest secondary to traumatic brain injury ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Dito na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. June 16, 2023, ibinaba ang warrant of arrest laban kay Pideng at sa mga anak niyang sina alias Ingo, alias Pato, alias Amek at ang pamangkin na si alias JP. Pero hindi naging madali ang paghahanap sa pamilya. Dahil tumagal na mahigit 4 na buwan ang paghahanap ng mga pulis sa kanilang Nanay Pideng, napabilang siya at kanyang mga anak sa most wanted list ng Criminal Investigation and Detection Group o DSOU. Ito si number 4 ng municipal level ng Dambunaw MPS. Sa 5 target, 4 na yung identify natin. Then nag-set kami ng date na pwede na namin i-operate ito. Sir, ano possibility na tayo yung mag-positive? Malaki ang possibility. Ano mo yun? Lahat sila dyan nung tumira? Magkakaroon ko? Dito, lahat sila. Pakalat-kalat lang ko, ano? Kailangan kukunin simultaneously yan dahil magkakalapit lang sila eh. Kapag sumagal, makakawala yung iba dyan at susumpong. Di nagtagal, isang tip ang nakuha ng mga operatiba na nagtataguraw ang pamilya sa Cavite. Kasama ang resibo, masusing minanmanan ang mga suspect. Ang isa sa mga suspect, nagtatrabaho raw bilang security guard sa isang subdivision, kaya ito ang unang stop ng mga operatiba. Ang tinatanong namin kung saan yung may security guard na naka-uniforme na nag-duty. Sabi nila dyan sa main. Ngayon, minabanggit sila, pag in-approach natin yung hindi natin alam kung bibigay niya o hindi. Pero mukhang maingat si kuya. Hanggang ang pinsan ng magkakapatid, napansin ang isang pamilyar na lugar. Katulad na katulad daw ito sa background ni alias JP sa kanyang mga TikTok video. Parang siya nga yata. Ayun yun yung background na yun, yung ano nila. Gusto lang natin matrace yung dalawa pa. Sa ikalawang araw ng pagmamanman, isa-isa nang naglitawan ang iba pang mga wanted. Oo, sir. Ay, oo, sir. Ito. 60. Paharapin mo lang sa ano. Maharap ka lang. 60 plus yun. Lola na eh, lola. Ayun, makagrado ng salamin eh. Nakita na rin ng mga operatiba si Nanay Pideng nang makumpirma ang mga lokasyon ng 5 suspect. Agad ikirasa ng CIDG DSOU ang pag-aresto sa pamilya. Kasama ang resibo, nagpunta ulit ang CIDG DSOU sa Cavite. Target house natin, ito. Yung main.
Cancel to. No escape na, mga kuya! Isa sa mga unang tinalbaho ng mga operatiba ng Detection and Special Operations Unit ay yung security guard na suspect ng kanilang makahon na ito na ang kanilang hinahanap. Narito po ang sumunod na mga tagpo. Tumama ka! Huli kami! May warrant ka! May warrant ka! Huwag kang ano? Nasaan yung ano? Nasaan yung mga kasama? Pakipagtulungan ka na. Alam na namin na nandyan. Alam nyo yung kasa nyo, di ba? Opo, sir. Oo. Ilang minuto pa at nakita na rin ang pinsan nilang si JP. Yan na yan, JP. Ito. Tama na, tama na. Sakay, sakay! Sakay, sakay! Sakay! Baba! Sakay, sakay, sakay! Sakay! Butas, 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 butas. Tulungan kayo ha, alam niyo ang kaso niyo. Mabilisan ang pag-aresto, ilalaglag na kaya nila ang kanilang nanay Pideng? 2 down, 3 more to go. Sa bahay naman natin to ng dalawa pang suspect na sina alias Ingo at si nanay Pideng. May binaba na warrant of arrest sa inyo galing sa RTC Branch 76 ng Haniwa, Iloilo sa kasong border. Ang say ng mga suspect, nagkaroon na raw sila ng kasunduan sa pamilya ng nasabing biktima na si Louie. Sa nabuhay pa siya. Sabi niya na okay niya eh. Tapos pitan doon sa tapos na. Gate naman ng mga anak ni Nanay Pideng. Pinagtanggol lang daw nila ang kanilang magulang. Sinundo namin yung mama ko pagbaba ng motor. May kutsilyo siya eh. Pinalo ko siya ng ano, puno. Nakaharap sa kasong murder ang pamilya. Kung mapatunayan may sala, nakaharap sila sa 20 hanggang 40 taon na pagkakakulong. May pumasok po na ano na elemento ng crime of murder. Isa na dito yung ano no, yung tinatawag natin na evident premeditation o pinagplanuhan para bugbugin, saka yung pagtulong-tulungan nila na gawin yun. Yun po at nawalan siya ng kakayahang depensahan yung sarili niya dahil pinagtulungan siya. Para sa pamilya ng biktima, dito na sana magtapos ang gulo ng dalawang panig. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa isa pang suspect na si alias Amek. Sa ating kababayan, kung alam nila kung saan nagtatago itong isa pang suspect, pumunta lang po dito sa opisina natin, dito sa Detection and Special Operations Unit para ating mabigyan ng hustisya ang ating mga biktima. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangre. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.